sapagkat itong subantag ay naharap nga sa kaso ng pagpatay kay Camp Percy, kasama po ang iba pang mga inmates at saka yung kanyang right-hand man na si Ricardo Zulueta. Kung ating pong babalikan, ito pong si General Katapang ay nagsilbing ika-45 pinuno ng Armed Forces of the Philippines sa ilalim po ng administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino, kung inyo pong natatandaan. At siya po ay membro ng Class 81 ng Philippine Military Academy. At siya ay naging kaanib din ng Reform the Armed Forces Movement o yung RAM. Isang katangian na di naging balakid sa paghirang sa kanya ni Noynoy bilang AFP chief noong panahon ni Presidente Aquino. No? Alam niyo, natatandaan ko tuloy itong RAM at saka si President Aquino ay medyo mayroong history sapagkat si Noynoy ay biktima ng isang ambush sa isang isinagawang coup attempt sa ilalim ng kanyang nanay, ano, si President Cory. Natatandaan ko din yung, alam niyo, nung mga sunod-sunod na po na yun, medyo politically aware na po tayo at tayo po ay lumalahok sa mga iba't ibang uri ng forum na may kinalaman sa political situation sa ating bansa ng mga panahon na yun. Sapagkat napakatagal na panahon ni Marcos na tumigil bilang pangulo ng bansa. So, napakalaki ng impact sa ating pag-iisip noong mga panahon na yun yung politika. No? So, natatandaan ko rin mga kaibigan nung tayo ay nung kudeta dyan sa Makati, no? Natatandaan ko rin na itong mga RAM members na ito ay may binaril na isang police colonel at that time, Police Maynila. At that time, siya ay isang lieutenant colonel pa lang, si Lieutenant Colonel Romy Maganto. Gusto yatang umepal doon, abay tinarget siya ng mga sharpshooters ng RAM na kasalukuyang nagsasagawa ng coup d'etat sa Makati at that time. Ano? Pero mabalik tayo dito kay General Katapang at sa Bucor. Kasama na po dyan yung pagpatay kay Cap Percy na siyang naglantad sa napakaraming kabulukan na umiiral dyan sa Bureau of Corrections, lalo na dyan sa New Bilibid Prison sa Batinlupa City, sa ilalim po ni Bantag at ng kanyang right-hand man na si Ricardo Zulueta. Kapwa po sila kinasuhan dito po sa pagpaslang kay Cap Percy Lapid. Ayon po dito kay, binalikan ko itong mga sinasabi ni General Katapang. Ano? Ayon po kay General Katapang, siya ay nakatakdang magain ng iba't ibang kaso laban dito kay Bantag, mga kaibigan. Bago po daw matapos, kung hindi itong taon na ito, ay sa panimula ng 2023, siya po ay maghahain. Ito ay matapos niyang madiskubre ang sari-saring anomalya at kabulastugan na pinagkagawa ang mano ni Bantag habang pinamumunuan nito yung Bureau of Corrections, mga kaibigan. Gaya halimbawa nung pagkakadiskubre ng pagpupuslit ng mga kontrabando sa loob ng Bilibid, mga kaibigan. Kabilang dyan sa mga pinapasok nila mga kontrabando dyan ay yung maximum security prison. Alam nyo ba yung mga pinasok nila dyan? Mayroong mahigit kumulang sa 7,000 lata ng beer, mga kaibigan. Mga hinihinalang shabu. Nandyan din yung mga sangkaterbang mobile phones na nagagamit, malayang nagagamit ng mga preso. At iba't ibang uri ng mga deadly weapons. May barrel, alam ko, may granada pa nga. At maraming mga panaksak o matutulis. Ano? Ayon kay Katapang, napag-alaman din umano ang pagpupuslit naman ng ligaya, mga kaibigan o mga babae sa loob ng kuluman. Isipin ninyo, kahit yata sa pelikula na gawa sa Hollywood, mga kaibigan, ay napakahirap isipin ng ganitong kalagayan na namumunini umano sa ilalim ng pamumuno nitong si
bantag at silueta dyan po sa loob ng New Binibid Prison. At I'm sure na maging sa ilang mga BJMP detention facilities ay mayroon ding mga iba't ibang uri ng anomalya at kabulaspagan na nangyayari. Kaya siguro tama lang na makasuhan ni Katapang ito, si Bantag at yung iba pa, at papanagutin sila para hindi na po sila tularan, at higit sa lahat ay mabago po yung sistema na kinamulatan dyan sa mga kulungan natin, ano, na sumambulat nung namatay po si Kapersi. Eh, ano pa po ba ang nadiskubre nitong si Katapang nung siya ay pumalili kay Bantag, mga kaibigan? Ano pa nga ba? Sobrang dami niyan eh. So, aba, nadiskubre ni Katapang, mga kaibigan. Nag-aalaga pala yung Hindu robot na yan ng 15 kabayo. Isipin niyo yun. 10 manok na pangsabong at 3 sawa. Aaning kaya niya yung sawa? Baka pinakakain niya yung mga ibang mga ibang preso na hindi niya kursunada, mga kaibigan, hindi ba? Hindi ba nakita natin lahat ng isang larawan? Ako, nakita ko to sa news. Eh. Nakakabayo si, ano, si Bantag. Eh. Nag-aalalito lapid, mga kaibigan. Nakadiretso pa ang likod at nakatingin sa malayo. Akala mo kung sino, mga kaibigan, habang nasa loob siya ng compound ng New Binibid Prison. Hindi pa po natatapos dyan ang kalbaryo ang kakaharapin ito ni Bantag, mga kaibigan. Hindi pa natatapos dyan ang nadiskubre ni Katapang, mga kaibigan. Mantakin ninyo, nadiskubre din ng general ang isang tunnel at isang napakalalim na hukay sa loob ng Bilibid. Alam niyo po ba ang sukat ng hukay, mga kaibigan, ha? Yung diameter niya. Ito ha, diametro. Hindi nga ito diametro. Tingnan niyo ha. Ang butas, ayon kay Katapang, ay may lapad na 200 meters, mga kaibigan. Lapad pa lang yung 200 meters. Hindi po ba pag nagsiswimming kayo, ay merong layo na 200 meters? Ibig sabihin, yung layo na 200 meters na yun, ganun ka laki yung bunganga niya, no? Eh, ganun naman po kalalim. Abay, ayon din po kay Katapang, mga kaibigan, ang lalim po ay 30 metros. 30 meters ang lalim, mga kaibigan. So, ano ang dahilan ng Hindu robot na yun? Sabi niya, ito anyang butas ay gagawin niyang pinakamalalim na swimming pool sa Metro Manila, mga kaibigan, para daw po sa isang deep diving, mga kaibigan. Nakita nyo? Hindi ko ma-explica kung anong klaseng pag-iisip meron itong tao na ito, mga kaibigan. So, ayan po mga kaibigan. Napawaw na lang ako eh. Wow! Para siyang isang spoiled brat, mga kaibigan. Para siyang spoiled brat na anak ng isang bilyonaryo na kung ano lang ang maisipang luho o kapritso, ay gagawin na lamang niya sa loob ng New Binibid Prison, mga kaibigan. Wala bang nag-check sa kanya? Siguro wala, no? Kasi nagawa niya lahat eh. Nalimutan yata nitong si Ginoong Bantag, mga kaibigan, ano? Nalimutan yata niya na nung magkaibigan pa sila, magkaibigan pa raw sila, nitong si DOJ Secretary Boying Remulla, ay nasabi na niya na ang hukay ay para sa paghahanap ng Yamashita Treasure, mga kaibigan. Ganun pala yun. Yamashita Treasure pala ang hinahanap niya. Alam niyo po ba yung Yamashita Treasure, mga kaibigan? Yan po yung kwento ng alamat po. Alamat yan. Alamat po yan na hango po kay Japanese Imperial Army General Tomoyuki Yamashita. Sapagkat noong
alos papatapos na ang World War II, mga kaibigan, ito daw pong, umano ha, ito daw pong si Yamashita ay nagbuon ng patakot-takot ng mga treasure kasama dyan ng mga ginto at marami pang iba na matataas na uri ng iba-ibang may silver din dito kung aking pagkakaalam, silver and gold. At ang nangyari po dyan, alam nyo ba maging itong si Ferdinand Marcos Sr., yung pangulo from 60s up to 86, mga kaibigan, ay nakahukay din umano ng ginto. Yun po ang claim niya. Kaya daw po ang yaman nila ay nanggaling daw po sa Yamashita Treasure. Yun ang sinasabi niya. Napanood ko yung isang interview ni Ginang Imelda Marcos nakaraan na, no? Yun daw po ay galing sa Yamashita Treasure. Pero alam niyo ba na maging tayo ay may personal na kwento ukol dyan sa mga Yamashita Treasure na kalokohan yan, ano? Pero mamaya ako na ibabahagi sa inyo yan sapagkat tapusin lang muna natin itong kay Ginong Bantag sapagkat itong si Bantag ay kung magpustura ito sa mga kanyang mga media interviews at press releases, mga kaibigan, ay akala mo yung kumpiyansang-kumpiyansa siya na siya'y walang kasalanan at patunayan daw po ng mga nag-aakusa na siya po ay walang kasalanan. Sa makatwid, ang ibig mong sabihin, Ginong Bantag ay isang gagot kalahati itong si Katapang. Kung yan ang mensaheng pinararating mo. Pero sabi ni Boying Rimulya, doon daw po sa paghukay ni Bantag ng Yamashita, ito po'y sinabi daw sa kanya. Pero ang problema, hindi naman pala ito dumaan sa tamang proseso. Wala daw pong legal basis itong mga pinaggagawa nitong si Bantag. Ano pa ba ang nahukay ni General Katapang tungkol dito kay Bantag, mga kaibigan? Bukod dyan sa mga binanggit natin na una. Etong huli, mga kaibigan, meron pong dalawang gang leaders na ang pangalan ay sina Jonathan Cañete. Leader po ito ng Batang Cebu. At isang Ronald Usman na leader naman ng Batang Mindanao. Itong dalawang ito, mga kaibigan, ay nagbigay ng sinumpaang salaysay na dinidetalye nila umano ang pananaksak sa kanila nitong si Bantag noong nakaraang Pebrero lamang ng taong ito, mga kaibigan. Ito po ay nangyari ayon dito sa dalawang preso na ito nang ipatawag sila nitong si Bantag kasama ang ilan pang mga gang leaders kaugnay ng pagtakas ng ilang preso. So bakit kinausap sila? Siguro hindi na kursunodahan ni Bantag itong dalawa. Ito ay siguro lamang sapagkat ang nagsasalaysay po ito, hindi ako, mga kaibigan, ha? Si General Katapang po ang nagsasabi nito. So ano po ang sagot ng kampo ni Bantag, mga kaibigan? Wala daw po silang naalala na ganoong pagkakataon. Ano po ang ibig sabihin nun? Nagkaroon po sila ng amnesia. So mga kaibigan, hindi pa po natatapos dyan ang mga kakaharapin nitong si Bantag, mga kaibigan, dahil ayon kay Katapang, naniningil daw umano ang mga Bucor personnel ng entrance fee sa mga dumadalaw na pamilya ng mga preso. Ang halaga ng sinisingil, mga kaibigan, ay umaabot po umano sa 30 pesos hanggang 40 pesos kada bisita. Tinitingnan din po ni General Katapang ang posibleng paghahain ng plunder laban dito kay Bantag. Bakit daw, mga kaibigan? Dahil daw umano sa questionableng paglalabas nito ng pondo doon sa isang construction project sa loob ng Bureau of Corrections. Ano po itong construction projects na ito, mga kaibigan?
binigyan umano ang administrasyon ni Bantag ng halagang 1 bilyong piso, mga kaibigan, tumataginting para sa pagpapagawa ng 4 na gusali sa loob ng Bucor. 3 sa mga gusali na ito ay may budget na 300 million kada isang gusali. So, yung 3 po, dahil 300 million ng isa, nagkakahalaga po ng 900 million ang suma total. Kwentas claras po yan. So yung natitirang 100 million ay para sa isa pang building. So malinis po yan, 1 billion ang total dapat. Ano? Eto ngayon, nagsagawa ng investigasyon itong mga opisyal ng Bucor, mga kaibigan. Sinabi ni Katapang na 950 million na umano ang nai-release out of the 1 billion budget, pero 60% pa lamang ang natatapos sa mga proyekto, mga kaibigan. So anong ginawa ni Katapang? Eh, dahil nga nakita niya parang house show yung ginawa, mga kaibigan, so pinatigil na ni Katapang ang proyekto habang siya ay naghahanda na sa paghahain ng kaso laban dito kay Ginoong Bantag, mga kaibigan. Kaya hindi na po ako nagtataka, no? Hindi na tayo nagtataka kung bakit unang lumabas ito si, kung natatandaan ninyo, nung unang lumabas itong si Ginoong Bantag sa media, ay ang unang-unang ibinulalas niya o lumabas sa kanyang bibig ay takot na makulong, mga kaibigan. Takot na takot siyang makulong. Isipin ninyo, matapos niyang gawin itong mga aligasyon na sinasabi ni Jel Katapang, ngayon naman, takot na takot siyang makulong. Ano po sabi niya? Tatadta rin daw po siya ng pinong-pino kung siya ay makukulong. Mario Joseph, mga kaibigan, ano? Siguro sakit nun, ano? Tatadta rin ka ng pinong-pino. Marami ang nagtatanong tuloy sa atin. Ang dami na nga nitong naglabasa na ito. Pati yung pagpatay kay Kapersi, pagpatay dun sa kay yung middleman na si Villamor, umano, middleman daw puno, eh, sabing ganun, bakit wala pa pong paro, eh, bakit po wala pang nai-issue warrant o pares itong si Bantag at si Lueta? Gayong sinasabi naman anya na malakas ang ebidensya laban sa mga ito. Eh, kasi nga po, ganito yan. Ano? Inaantala ng kampo ni Bantag ang daloy ng preliminary investigation. Ano pong ginagawa? Sa pamamagitan po ng paggamit ng kung ano-anong dilatory tactics. Ang ibig pong sabihin yan ay yung intensyon na i-delay ang proseso ng kaso. So, antayin natin siguro sa bandang Enero o Pebrero kung gaano kasinsero itong administrasyon ni Marcos at Trimulya sa kanilang tungkulin na bigyan ng hustisya ang brutal na pagpatay kay Kapersi. Sapagkat yan naman po ang hinihingi rin ng marami, hindi lamang po kayong nakikinig, kaming pamilya, kung hindi maging ng international community. Kung ito bang Marcos administration ay magpapasailalim sa mahika nitong kampo ni Bantag, kasi nga daw po, ayon sa mga bulong-bulungan dyan, deeply embedded o nakabaon naman ang mga koneksyon ng mga ito sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, mga kaibigan. Kami po naman na pamilya, mga kaibigan.
kami pong pamilya ay patuloy na kumakapit sa kung ano ang maibibigay sa amin ng sistemang atin pong kinagisnan. Wala po kaming choice, pero di po nangangahulugan na porkit wala kaming choice ay di kami magsasalita kung may makikita kaming kamalian o katarantaduhan kahit na po sino ang gagawa niya mga ganyan, mga kaibigan. Yan po ang paninindigan namin ng aming pamilya at ng Lapid Fire Program na sinimulan po ni Kapersi. Maaring kami ay tayo ay kakaunti sa bilang. Subalit mas malaki ang ating prinsipyo kaysa sa mga naglipa ng bayaran at mga inggitero na rin sa maraming sektor. Nabanggit ko yung inggitero, mga kaibigan. Namatay na po si Kapersi, meron pa rin tayong mga kasamahan dyan na naghahalungkat ng mga kung anong po pwede nilang isira sa isang namatay na kinikilala ng marami na napakalaking kontribusyon sa ating ginagalawan ngayon, especially sa paglalantad ng katotohanan. Eh, marami nga dyan, naglalantad ng katotohanan pero kalahati lang, one fourth. So, nung lumantad na si Kapersi ay isang napakalaking pangalan pala sa industriya, marami ng mga inggiterong naglitawan. Kaibigan, hindi ko na lang papakalanan itong mga to dahil kinakalakal pa nila yung pangalan ni Kapersi hanggang ngayon, mga kaibigan. Alam nyo, isa sa mga nahalata ko lang na sa tuwing tinatalakay natin itong si Bantag, si Duterte, si Bato, si Kibuloy, ito'y obserbasyon ko lang naman, no? At mga kauri nila, no? Nagkakaroon ng spike o pagtaas sa bilang ng mga trolls na nagkukomento sa atin. Talagang sa damukal ko, minsan may inis ko na lang. Pero alam nyo, huwag tayong may inis. Gawin natin ating edukasyon para i-block natin to at i-delete. Sa ganyang paraan, yan po yung paglaban na ginagawa natin ngayon. Huwag natin patabain itong mga to at sasagutin pa natin sila. Huwag natin silang patabain dahil habang sinasagot natin itong mga to ay kumikita sila. So, itigil na po natin yung pagsagot, block natin, i-delete. Pero, alam nyo, yung pagtaas ng bilang, hindi tayo matitinag dyan sa pagtaas ng bilang ng mga trolls na marami naman dyan, puro katangahan lang ang sinasabi. At marami din naman ang nagtatangkang manakot, mga kaibigan. Pero isa lang ang masasabi ko sa mga yan, mga kaibigan. Isa lang masasabi ko. Puro kayuhin, puro kayuhin, puro kayuhin, puro kayuhin, puro kayuhin. Talagang puro kayuhin. Talagang mga puro kayo mga hin. .com. Ay isa ang lahi dito'y